Hello guys, magandang hapon sa lahat, no? Lalo na dyan sa mga kapwa ko peacekeepers. Alam ko nakaka-relate kayo dito sa ano ginagawa ko sa maghapon. Maghapon kasi tapos natin ang trabaho. Ganito yung daily routine natin. Pag galing trabaho, tinitingnan ko yung mga alaga nating goldfish. Lahat yan, chine-check natin. Pero bago niyan, nililinis natin itong aquarium na ito, yung salamin, para makita natin yung daily features ng kabuuan ng isda. So ito yung ano, glass cleaner. Nililinis natin yan para makita natin yung features ng isda pagka may ano sila, may sakit. So araw-araw ganito yung daily routine natin guys. Pag nakita natin yung mga alaga natin na medyo healthy, masaya na tayo, no? So importante talaga na araw-araw chine-check natin baka may dam sila, so malalaman natin. So overall wala silang sakit, no? Kasi malalaman naman natin yung isda pag may sakit kasi hindi sila lumalangoy. Nag-stay lang sila sa isang lugar. So, hindi sila lumalangoy, pumupunta kahit saan. Nandyan lang sila. So, yun yung isang sinyalis na may sakit yung isda o may ammonia. So, pero ito guys, wala naman yun. Kita naman natin yung healthy sila. So ganun, marami pa tayong isda, tinitingnan natin doon. Papakita ko sa video na ito. Ito, sinusubukan natin guys na makapag-breed silang dalawa. Itong malaki na ito, breeder size na Ryokin. Sobrang laki na ito guys. Ganito siya kalaki. Almost nasa 10 cm. Ito naman yung male. Medyo hindi siya gano'ng kalakihan pero malakas ito ano, mag-breed. Ito namang female, hindi pa ito nakapag-itlog guys. Sana pala rin tayo ngayong gabi guys, o bukas na ng umaga, magbigay silang itlog. For the first time, makapag-itlog tayo ng Ryokin. Kasi sayang naman hindi natin magagamit. So titingnan natin bukas kung kapag-itlog silang dala, kapag-itlog sila bukas.